Wala, ang ipablog ko ngayon, susunod, is yung pagbaba ng cases sa Metro Manila. Pababa na raw yung cases ng COVID, no? Sana magtuloy-tuloy. Pero ang kinakatakot ko, dahil maraming tao ang matitigas ang ulo, yung tao na talaga, no? Yung tao na talaga yung matitigas ang ulo, na parang nakawala sa Quran. Eh, baka mag-ilang linggo na naman na nakalipas, kahit bakunado na, eh, baka mapabilang kayo dun sa cases ng COVID, no? Kahit kayo ay bakunado na. Yun ang magandang factor dun, eh, bumababa na yung cases kasi marami nang nabakunahan. Pero hindi ibig sabihin na wala na yung COVID. Yung kasi ang hirap sa atin minsan, sa ating mga PWD po, sana po eh wag tayong maging cause ng sakit ng ulo. Lalo na dun sa mga PWD na nakakalabas. No? Kung lalabas man ho tayo, eh, follow minimum health standards and social distancing as much as possible. Kasi, ano yan eh, pagka nagkasakit, yan yung masakit eh, pag nagkasakit, sisi. Pero pag yung wala pa, kung saan-saan nagpupunta, punta kay ganito, punta kay ganon, di ba? Eh, hindi naman importante yung ano eh. Hindi naman importante yung pagbisita, di ba? Buti kung importante yung pagbisita. Although naiintindihan mo, naiintindihan ko for one na, ano yun eh, kaso kung may chance naman kayong mahawaan, eh, pag-isipan nyo muna, di ba? Pag-isipan nyo muna. Kasi, pag kayo nagkasakit, di ba, mas lalo kayong ma-isolate, di ba? Ginagawa na nga ng gobyerno yung dapat, eh, kung tayo naman mismo ay matigas ang ulo, eh, ano pa magagawa ng gobyerno sa atin? Tapos, sisisihin nyo yung masakit doon, sisisihin nyo yung gobyerno kahit na kayo mismo may dahilan. Kayo mismo may katalanan, di ba? Matitigas ang ulo. Diba? Bumaba lang yung ano, puntahan agad sa Dolomite Beach. Porket alam na marami nang nabakuna at para medyo pwede nang lumabas, dinagsa naman yung Dolomite Beach. E di wala nang social distancing nun, alam mo naman mga tao. O, nagsama pa ng batang maliliit, eh yung babakunahan is 12 to 17, hindi ba? Eh yun tayo minsan eh, sabihin mo eh, ano yun, hindi namin mano kasi matagal-tagal. Matagal-tagal eh, iniiwasan nyo nga yung sakit eh. Tapos pa nagkasakit kayo, nga nga. Yun yung nakakainis sa atin minsan eh. So sa mga PWD po, kung hindi naman importante na tumanggap kayo ng bisita o hindi naman importante yung pagbisita nyo, wag ho muna kayong bumisita. Wag muna ho kayong sasama sa mga tripping na yung pangmaramihan. Kung pwede ho, kayo munang pamilya, wag muna ho kayong mag-aya. Saka na ho yung iba, intindihin nyo muna yung sarili nyo. Kasi pag nagkasakit, lalo ma-isolate. Doon naman sa mga paraning, eh magpahangin-hangin naman kayo, hindi naman konting ano lang eh. Di ba? Tsaka doon sa nagtatrabaho, eh doon lang sa nagtatrabaho kasi hindi naman kayang ayudahan ng gobyerno lahat yan kung hindi lalabas. So sila lang ho yung pwedeng lumabas. Yun lang ang pinupunto ko. Yung dapat lumabas, yun lang ang dapat lumabas, yung nagtatrabaho. Pero kung naiinip lang kayo sa bahay, eh, magtsaga-tsaga ho muna kayo dahil pag ano, nagkasakit kayo, eh, mas mahirap po. Kung hindi, ano ho yan eh, dito may napabalitaan ako eh, doon sa mga gumaling sa COVID, okay tayo, takot na maglalabas. Takot sila, yung fear na lumabas kasi nagkasakit na sila eh. Paano kaya yung sa wala pa? Antayin nyo pa bang magtamaan kayo ng COVID bago kayo madala? At saka doon naman sa mga praning masyado sa COVID, eh, ano ba naman yan? Hindi naman titigil ang buhay nyo dahil may COVID eh. Masyado kayong nag-aano sa ganyan. Tapos pag kayo nahirapan, hindi naman lahat ng transaction makukuha sa online eh. May mga ano pa rin na talagang obligado kayong lumabas. Kailangan mabuhay din tayo nakasama yung virus kasi may bakuna na eh.
So, pa nag-stabilize na to, yung bakuna na lang yung gamot. So, yun lang po.